Viral, anak ni Rimulya absuelto dahil kay Secretary of Justice Boying Rimulya. Kapapasok lamang na balita, trending ngayon sa social media. Tuluyan na ngang naabsuelto at napalaya ang anak ni Secretary of Justice Boying Rimulya na si Juanito Jose Rimulya III sa kaso kontra ilegal na droga. Dahil na rin sa impluensya ng kanyang ama na si Secretary Boying Rimulya. Ha? Ano yon kalukuhan? Paano maaabsuelto ang mahuli mismo ng Philippine Drug Enforcement Agency o ang PDEA? At nahuli pa ito sa entrapment operation mismo sa airport, on the spot pa ito nahuli. Nakakatakot naman itong mga nangyayari ngayon, mga kaibigan. Sinasabi nila na walang kinalaman ang ama sa nagawa ng anak. Sige, sabihin na nating tama. Pero yung impluwensya ng ama bilang Justice Secretary ng bansa sa kaso ng anak, well, malaking kalokohan yan kung sabihin pa rin nating wala siyang koneksyon o kinalaman sa pagkakaabsuelto ng kanyang anak sa kaso. Nakakatakot at nakakalungkot talaga ang ganitong pangyayari sa ating bansa. Dahil ba sa malaking tulong ni Secretary of Justice Boying Rimulya sa Cavite, kaya pinapabayaan lang ni Pangulong Marcos? Ano yun? Utang na loob ba yun? Mahal na Pangulong Marcos, ano na? Umaksyon naman kayo. Tapos na ang eleksyon. Hayaan mo na sana yung utang na loob na yan. Yung 31 million na bumoto sa'yo, na umaasa sa'yo, nasaan na? Nasaan na ang mga pangako ng inyong unit team at yung pagbangon muli? Makakabangon ba tayo kung ganito ang mga nangyayari sa ating lipunan? Huwag mo na sanang hintayin pa na yung 31 million votes mo ang bumaliktad at mawalan ng gana sa inyong administrasyon. Umaksyon naman sana kayo. Dahil sa totoo lang, marami ang natatakot sa pinaggagawa ng inyong mga pinagkakatiwalaan sa ating gobyerno. Para sa akin, maling-mali ang pag-absuelto sa anak ni Boying Rimulya. Nakakaduda talaga ito at mawawalan talaga ako ng gana dahil dito. Para sa inyong mga palagay mga kaibigan, pabor ba kayo o tama ba na inabsuelto ang anak ni Rimulya sa kanyang kaso kontra ilegal na gamot o droga? Ano kaya ang magiging epekto nito sa ating mga kababayan at sa ating lipunan? Magkakaroon pa rin kaya ng tiwala ang ating mga kababayan kay Pangulong Marcos? Well, kayo na po ang humusga mga kaibigan. Para sa inyong mga reaksyon at mga komento, please comment down below, i-like at i-share ang aking mga videos, paki-subscribe na rin po ang aking channel. Maraming salamat po. We'll be right back.